Spirit from the eternal destruction. Noong kami po'y mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to have our leaders retreat. Ngayon po kami ng mga pinabanal ng dugo ng Diyos, ng dugo ni Jesus, ay nagkatipon-tipon dito upang magkaroon ng leaders retreat. We know our Lord regarded us faithful. That's why you entrusted us this important position to serve the Lord and to serve brothers and sisters. Alam po namin na tinuring po kami ng Diyos ng mga tapat, kaya naman binigyan kami ng pagkakataon upang makapaglingkod sa lahat ng mga brothers and sisters. Let us get spiritual strength through this leaders' retreat. Nawa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng leaders' retreat na ito. And also let us achieve the unity of the church through this leaders' retreat. At nawa makamit po namin yung pagkakaisa ng iglesia sa pamamagitan ng leaders' retreat na ito. Because of COVID-19, that we cannot gather together all the leaders, but through this leaders' retreat, let us understand the will of God and also please teach us how to achieve the will of God through our ministry. Dahil po sa COVID-19, hindi po namin magawa na makapagtipon-tipon yung lahat ng mga leaders. Ngunit sa pamamagitan po ng leaders' retreat na ito, nawa malaman po namin yung kalooban ng Diyos at kung paano po namin makakamit yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming ministeryo. From the beginning of this leaders' retreat to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Mula po sa umpisa ng leaders' retreat na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, 1 Corinthians chapter 1, verse 1. Buksan po natin sa Unang Korinto, Kapitulo 11, Versikulo 1. First Corinthians chapter 11 verse 1. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Okay. Today, through this leaders retreat, first we are going to think about this passage. Apostle Paul said, "Imitate me just as I also imitate Christ." Kaya pag-aaralan po natin yung mga talatang ito, sabi po ni Apostol Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Since we get salvation, that we need to take after Jesus Christ. Simula po nang tayo'y maligtas, kailangan ay tularan natin si Jesus Kristo. Yes, Apostle Paul, though he knew this meaning, that's why through his ministry and his life, he tried his best to take after Jesus Christ. Alam po ni Apostol Pablo yung ibig sabihin nito, kaya naman talagang sinikap niya na sa kanyang ministeryo at sa kanyang buhay na tularan si Jesucristo. Since we get salvation, if our Christian life is not changed, how can we prove we became the really born again Christian? Simula nang tayo maligtas, kung hindi na bago yung ating buhay, paano natin mapapatunayan na tayo ay tunay na mga Kristiyano? So, we can say there are two kind of the important role of the church. Kaya masasabi natin na mayroong dalawang mahalaga na gampanin sa church. Number one, church is existing in order to preach the gospel to the lost souls. Una, mayroong church upang ipangaral ang ebanghelyo sa maraming mga ligaw na kaluluwa. That's why the church always have a priority to preach the gospel to the lost souls. Kaya ngayon, iglesia ay mayroong prioridad na ipangaral ang ebanghelyo sa maraming ligaw na kaluluwa. Yes. Whenever we read the gospel, there are so many commandments from our Lord Jesus Christ to preach the gospel. Maraming mga, kung titignan po natin, maraming mga utos yung Diyos sa atin na kailangan ipangaral natin yung ebanghelyo. And also, when we read the epistles the written by the Apostle Paul, it is repeated. Since we get salvation, we need to take after Jesus Christ. At sa mga sulat, maraming ulit na binanggit doon na pagkatapos ng kaligtasan, kailangan itularan natin si Jesucristo. So the second important role of the church is to teach the brothers and sisters to take after Jesus Christ since they get salvation. Kaya yung ikalawang gampanin ng iglesia ay ang turuan ng mga brothers and sisters na tularan si Jesucristo.
You can say the Apostle Paul, he followed Jesus Christ very closely rather than any others. Masasabi natin si Apostle Pablo, tinulangan niya ng malapitan si Jesucristo kalsa sa iba. That's why here in the 1 Corinthians chapter 11 verse 1, Apostle Paul said, imitate me just as I also imitate Christ. Kaya nga po sinabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinto kapitulo 11 na maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Who can say like this? Sino po yung makakapagsabi ng ganito? Actually, that is not easy. If we really don't show the good example to other brothers and sisters, it's not possible. Sa katunayan, ito'y hindi madali. Kung hindi tayo magpapakita ng mabuting halimbawa, hindi natin matutulangan si Jesus. But in case of the Apostle Paul, he was different. He was chosen as a apostle of the Gentile. Ngunit si Apostle Pablo ay iba, siya'y pinili bilang apostol ng mga Hintil. And he sacrificed all his life to preach the gospel since he met Jesus Christ. At isinakripisyo niya yung kanyang buong buhay para sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Hintil. And then he really showed the good example to other brethren. At siya ay nagpakita ng mabuting halimbawa sa mga kapatiran. If you look at Philippians chapter 3, verse 17, Apostle Paul also said, brethren, join in following my example. Sabi nga sa Philippians chapter 3, verse 17, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. Yes, Apostle Paul said, join in following my example. Yes, since we get salvation as the Apostle Paul to imitate Christ, we also should imitate Apostle Paul. Kayo'y magkaisang tumulad sa akin, kaya pagkatapos ng kaligtasan, sinabi po na kagaya ni Apostle Pablo, dapat tumulad tayo kay Jesucristo. Why the Christian life is really important to other unbelievers? Bakit yung ating buhay Kristiyano ay napakahalaga para sa ibang mga hindi mananampalataya? Following my example. Sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 17, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. Yes, Apostle Paul said, join in following my example. Yes, since we get salvation as the Apostle Paul to imitate Christ, we also should imitate Apostle Paul. Kayo'y magkaisang tumulad sa akin, kaya pagkatapos ng kaligtasan, sinabi po na kagaya ni Apostle Pablo, dapat tumulad tayo kay Jesucristo. Why the Christian life is really important to other unbelievers? Bakit yung ating buhay Kristiyano ay napakahalaga para sa ibang mga hindi mananampalataya? If we don't show the good example to other unbelievers, they will not believe in our word. Kung hindi tayo magpapakita ng mabuting halimbawa sa mga hindi mananampalataya, hindi nila paniniwalaan yung ating salita. Especially leaders, they need to show the good example to other brothers and sisters also. Lalo na yung mga leaders, kailangan ay magpakita ng mabuting halimbawa sa ibang mga brothers at sisters. Although you are saying the many kind of things, if you don't show the good example, other brothers and sisters, they will not listen. Kahit na maraming mga bagay tayong sinasabi, ngunit kung hindi tayo nagpapakita ng mabuting halimbawa, yung ibang mga brothers and sisters ay hindi susunod. And since we get the salvation, we are learning the word of God continuously. At simula nang tayo'y maligtas, tayo ay patuloy na natututo ng salita ng Diyos. But although we are listening to the word of God continuously, if we don't practice it, that is not the will of God. Ngunit kahit na patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit kung hindi natin ito isinasagawa, kung gayon, ito ay walang halaga. Let's open the Bible, Philippians chapter 4. Tignan po natin sa Philippos, kapitulo 4. Philippians chapter 4, verse 9. Philippos, kapitulo 4, versikulo 9. Okay, verse 9, basahin po natin sabay-sabay. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Yeah, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Yeah, Apostle Paul also emphasized in this verse what we learned and received, also heard, saw. We should do all these things.
Kaya binigyan din ni Apostol Pablo sa talatang ito kung ano yung kailangan natin gawin, kung ano yung ating natutunan, tinanggap, narinig at nakita. Ito yung mga bagay na dapat natin gawin. Although we are listening to the Word of God, but if we don't practice it, we would be like a liar. Kahit na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ngunit kung hindi natin ito isinasagawa, tayo ay magiging sinungaling. Yeah, that's why James chapter 1 says, although you are listening to the Word of God, if you don't practice it or if you don't obey to the Word of God, yeah, you are liar. Gaya nga ng sinabi sa Santiago Kapitulo 1, kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit kung hindi ito isinasagawa, tayo ay mga sinungaling. So one of the important things for the leaders, yeah, we must show the good example to other brothers and sisters. Kaya yung mahalagang bagay para sa mga leaders ay kailangan magpakita ng mabuting halimbawa sa ibang mga brothers at sisters. If you read the Bible, when some churches show the good example, they influence other people. They were able to influence other people. Kung titignan natin sa Biblia, kapag yung isang tao ay nagpakita ng mabuting halimbawa, nai-influensyahan niya yung iba. 1 Thessalonians chapter 1. Tignan natin sa unang Tesalonika, Kapitulo 1. Verse 6. Kapitulo 1, versikulo 6. Verse 6 and 7, babasahin ko po. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo, anupat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Achaia. Yeah, here, you became example to all in Macedonia and Achaia who believe. Yes, Thessalonica Church brethren, they showed the good example to others. That's why they became the example, good example. Ang iglesia sa Thessalonica, nagpakita sila ng mabuting halimbawa, kaya sila ay isang mabuting halimbawa. And also, when the Apostle Paul and his fellow workers, when they preached the gospel, they really did everything the rightly and justly in front of God. At kapag si Apostle Pablo at yung kanyang mga kamanggagawa ay nangangaral ng ebanghelyo, ginagawa nila yung tama at matuwid sa harap ng Diyos. That's why they were able to preach the gospel according to the will of God. Kaya nagawa nilang ipangaral ang ebanghelyo ayon sa kalooban ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. Unang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 10. 1 Thessalonians chapter 1, chapter 2, verse 10. Babasahin ko po. Kayo'y mga saksi at pati ang Diyos, kung gaano kadalisay, matuwid at walang kapintasan, ang inasal namin sa inyo ng mga mananampalataya. Yes, here, you are witness. God also, how devoutly and justly and blamelessly we behaved ourselves among you who believe. Yes, Apostle Paul and his fellow workers, they did justly and blamelessly and devoutly. That's why they showed a really good example. Kaya si Apostle Pablo at yung kanyang mga kamanggagawa, kapag sila ay nangangaral, nagpakita sila ng kadalisayan at walang kapintasan at yung matuwid. So, in this time, we are going to think about how the Apostle Paul showed the good example. So, we will check it one by one. Kaya titignan po natin isa-isa kung paanong nagpakita ng mabuting halimbawa si Apostle Pablo. So, in order to understand the meaning of this verse, imitate me, just as I also imitate Christ, yes, we should imitate what did the Apostle Paul. Kaya para maunawaan natin ng talatang ito, na maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Number one, the Apostle Paul, the remember, he became apostle by the grace of the Lord. Si Apostle Pablo, naaalala niya na siya ay naging apostol sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. What is the really important things in our Christian life? Ano yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay, Kristiyano? Of course, since we get salvation, we realize the love and grace of God. Na, syempre, nung tayo ay naligtas, naunawaan natin yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. And then, it was really God's grace, how we are saved. Talagang biyaya ng Diyos kung paano tayo naligtas. Apostle Paul also, it was same. Before
he was a persecutor and then blasphemer. Yeah, he persecuted the church before he know the Jesus Christ. Parehas din kay Apostol Pablo, siya ay manguusig at mga alipusta bago niya nakilala si Hesus Kristo. But by the grace of the Lord, Apostle Paul, he was saved and he became the Apostle of the Gentiles. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, si Apostol Pablo ay naligtas at siya ay naging apostol ng mga hintil. Let's open our Bible, 1 Corinthians chapter 15. Tignan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 15. Verse 9. 10, versikulo 9 hanggang 10. 1 Corinthians chapter 15 verse 9 and 10. Unang Korinto kapitulo 15 versikulo 9 hanggang 10. Babasahin ko po. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Yes, Apostle Paul, that he knew before he met Jesus Christ, he persecuted the church of God. Alam ni Apostle Pablo na bago niya nakilala si Jesus Kristo, inusig niya ang iglesia ng Diyos. But by the grace of God, he became the apostle. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, siya ay naging apostol. So verse 10 says, but by the grace of God, I am what I am. Kaya this nga, is the true testimony of the Apostle Paul. Ito ay tunay na pahayag ni Apostle Pablo na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. As the leaders of the church, we also should not forget this, how I was saved. Bilang leader ng iglesia, kailangan ay huwag din natin kalimutan kung paano ako naligtas. While you are serving the Lord in the church, or serving other brothers and sisters, if you forget the grace of God, maybe that will be the burden in your Christian life. Habang tayo ay naglilingkod sa Diyos o sa ibang mga brothers and sisters, at kung malilimutan natin yung biyaya ng Diyos, marahil ito ay magiging pabigat sa atin. Those who are serving the Lord and the brothers and sisters by the grace of God, yeah, it will not be difficult. Kaya sa biyaya ng Diyos, kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos at sa ibang mga brothers and sisters, ito ay hindi mahirap. Yeah, always our mind should be like this, as the Bible says, Psalms 116 verse 12, right? What shall I render to the Lord all His benefits toward me? Kaya sabi nga po sa awit chapter 116 verse 12, anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yeah. Apostle Paul also, through his all his life, he was not able to forget the grace of God. Kaya sa buhay ni Apostle Pablo, hindi niya nalimutan yung biyaya ng Diyos. That's why always he became humble before God and before brothers and sisters. Kaya siya ay palagi lamang mapagpakumbaba sa harap ng Diyos at sa ibang mga brothers and sisters. Apostle Paul, he did not become the apostle because of his knowledge or because of his great ability. Alam ni Apostle Pablo na hindi siya naging apostol, hindi sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan o sa pamamagitan ng kanyang sariling abilidad. He became the apostle by the grace of God. Siya ay naging apostol sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. It is also same how we became the leaders in the church. Ganun din naman, paano tayo naging leader sa church? Because you are smart or because you have much knowledge? Dahil kayo ay matalino o marami kayong kaalaman? No. We became the leaders in the church by the grace of the Lord. Hindi po, tayo ay naging leader sa church dahil sa biyaya ng Diyos. That's why we don't have nothing to boast. Kaya walang anuman tayong maipagmamalaki. So always we should be humble before God and before our brothers and sisters. Kaya dapat ay lagi tayong mapagpakumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng ibang mga brothers and sisters. If you look at the life of the Apostle Paul, since he met the Jesus Christ, as time goes on, he became more humble. What again, Pastor? In case of the Apostle Paul, since he met the Jesus Christ, he became more humble. Para kay Apostle Pablo, habang mas nakikilala niya si Jesus Kristo, siya ay mas nagiging mapagpakumbaba. Yeah, here
the verse 9, the 1 Corinthians chapter 15, verse 9, "For I am the least of the apostle who am not worthy to be called an apostle." 1 Corinthians kapitulo 15, sabi po, "Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol." But later, let's look at Ephesians chapter 3. At kalaunan, tignan po natin sa Efeso chapter 3. Ephesians chapter 3. Efeso chapter 3. Verse 8. Babasahin ko po. "Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hentil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo." Here, to me, who am the less than the least of all the saints. Yeah, before 1 Corinthians chapter 15, I am the least of the apostle. But here, Ephesians chapter 3 verse 8, yeah, who am the less than the least of all saints. Sabi sa 1 Corinto, kapitulo 15, "Sapagkat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga apostol," ngunit sabi sa Efeso, kapitulo 13, versikulo 8, "Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal." And later, if you look at the 1 Timothy chapter 1, verse 15, yeah, "Christ Jesus came to the world to save sinners, of whom I am chief." Yeah, among the sinners, I am the chief. At kalaunan, sabi sa 1 Timoteo, kapitulo 1, versikulo 15, na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Through this passage, we should understand how much Apostle Paul that he was changed since he met Jesus Christ. Sa pamamagitan ng talatang ito, kailangan maunawaan natin kung paanong mas nakikilala ni Apostle Pablo si Jesus Kristo. As time goes on, the Apostle Paul that became more humble. Sa paglipas ng panahon, si Apostol Pablo ay mas nagiging mapagpakumbaba. Yeah, our leaders also should be careful this. Some leaders, since you already served the Lord or brothers and sisters in the church for a long time, maybe you will boast yourself or you will become the proud. Sa ating mga leaders, kailangan na itularan din ito kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos at sa ibang mga brothers and sisters, at sa paglipas ng panahon, marahil tayo ay magiging mapagmalaki. But if we remember how we are saved, yeah, we cannot boast anything. We should just become the more humble before God. Ngunit kung maaalala natin kung paano tayo naligtas, mas maaalala natin yung pag-ibig ng Diyos at tayo ay mas magiging mapagpakumbaba. And number two, Apostle Paul, he knew God who is and trusted in Him entirely. At si Apostle Pablo, kilala niya ang Diyos at kilala niya kung ano yung kanyang ipinagkakatiwala. I think the Apostle Paul, he was not among the 12 disciples. And then how he became the apostle? Si Apostle Pablo ay hindi siya kasama sa 12 apostol, ngunit paano siya napasama sa mga apostol? It is very special, right? So, Apostle Paul, although he didn't learn from the Jesus Christ directly, but later, yeah, he was chosen by God as an apostle of Gentile. Napaka-espesyal nito kahit na hindi tinuruan si Pablo ni Jesus Cristo, ngunit kalaunan, siya ay ginawang apostol ng Diyos. We know the Apostle Paul, the record, 14 the New Testament, right? 14 the New Testament in the New Testament. Alam po natin na si Apostle Pablo, isinulat niya yung 14 na aklat sa Bagong Tipan. So if the Apostle Paul would not have the much knowledge about Jesus Christ, it's not possible. Kaya kung si Apostle Pablo, kulang yung kanyang kaalaman kay Jesus Cristo, ito'y imposible. Let's open the Bible, 2 Timothy chapter 1. Tignan po natin sa ikalawang Timoteo, chapter 1. Verse 11 and 12. Mula po, verse 11 hanggang 12. 2 Timoteo, chapter 1, verse 11 and 12. Okay, babasahin ko po.
Dito ay itinalaga ako na tagapangaral, apostol at guro, at dahil din dito ako'y nagdurusa sa mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Yeah, here, for I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep the what I have committed to him until that day. Sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Through this passage, we can understand how much Apostle Paul, that he knew Jesus Christ, exactly. Kaya sa pamamagitan ng talatang ito, malalaman natin kung gaano kakilala ni Apostle Pablo si Hesukristo. And that he trusted in Jesus Christ also. At pinagkatiwalaan din niya si Hesukristo. We know, while he was preaching the gospel, he experienced a lot of the trials and then persecutions. Alam po natin na habang ipinapangaral niya yung Ebanghelyo, humarap siya sa maraming mga pag-uusig, mga pagdurusa at kahirapan. But he believed, he is able to keep what I have committed to him until that day. At siya'y naniniwala, ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Yeah. So, as a leaders, we should do our best to know who is God through our Christian life. Kaya bilang mga leaders, kailangan ay mas makilala natin si Hesukristo sa pamamagitan ng ating buhay. How can we know who is God? Paano natin malalaman kung sino ang Diyos? Yeah, it is very clear through the Word of God. Napakalinaw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That's why in case of the leaders, we should not be lazy to read the Bible and to listen to the Word of God. Kaya bilang mga leaders, kailangan niyo huwag tayong maging tamad sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa pagbabasa ng Biblia. If other brothers and sisters read the Bible just once, from the Genesis to the Revelation, what about the leaders? We should finish from Genesis to Revelation maybe more than 2 times. Kung yung ibang mga brothers and sisters, nagbabasa sila ng Biblia ng isang beses, mula Genesis hanggang Apokalipsis, yung mga leaders kailangan ay mabasa nila ito ng higit 2 beses. Yeah. Let's open the Bible, 2 Peter chapter 3. Tignan po natin sa ikalawang Pedro, kapitulo 3. Verse 18. Versikulo 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Sorry po. Kalawang Pedro chapter 3 verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Yeah. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, we should grow in the knowledge of the Lord. That means we should learn the Word of God more and more. Kaya dapat lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya. Ibig sabihin, dapat mas matuto tayo ng higit pa tungkol sa salita ng Diyos. And then, while you are serving the Lord in the church, you may also face some difficulties or trials. At habang kayo ay naglilingkod sa Diyos, marahil kayo ay haharap sa mga pagsubok at mga kahirapan. But in this difficult situation, whom you shall the trust the God knows. Kaya sa ganitong mahirap na sitwasyon, sino yung mas dapat ninyong pagtiwalaan? Yeah. We should trust in God in any situation. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras. Let's open the Bible, Nahum, Old Testament, Nahum, chapter 1, verse 7. Tignan po natin sa Lumang Tipan, sa Nahum, kapitulo 1, versikulo 7. Nahum, chapter 1, verse 7. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Yeah, a stronghold in the day of trouble. Yeah, although we face a lot of difficulties, trials, persecution,
but He is the stronghold in the day of trouble. Isang muog sa araw ng kaguluhan, kahit tumaharap tayo sa mga pagsubok, kahirapan at pagdarusa, ngunit siya ay ating muog sa araw ng kaguluhan. And He knows, God knows those who trust in Him. Whether you really trust in God or not, God knows. At alam ng Diyos, alam niya kung sino yung mga nagtitiwala sa Kanya. Yeah, this is really important when we follow our Lord Jesus Christ. Ito ay tunay na mahalaga kapag tayo ay sumusunod kay Jesucristo. As the Apostle Paul knew the God who is and trust Him entirely, we also should know who is God and trust in Him. Kagaya ng pagkakilala ni Apostle Pablo at ipinagkatiwala yung lahat ng sa Kanya sa Diyos, kailangan din ay mas makilala natin siya at tayo ay magtiwala sa Kanya. And number three, Apostle Paul, he knew preaching the gospel is great and important than any other things. At alam din ni Apostle Pablo na yung pangangaral ng Ebanghelyo, ito ay dakila at ito ay higit sa lahat ng mga bagay. That's why he had a priority to preach the gospel rather than any other things. Kaya siya ay mayroong prioridad na ipangaral ang Ebanghelyo kaysa sa ibang mga bagay. We know how much Apostle Paul, that he sacrificed and then devoted himself to preach the gospel. Alam po natin kung gaano nagsakripisyo si Apostle Pablo at kung paanong itinalaga niya yung kanyang sarili para ipangaral ang Ebanghelyo. Apostle Paul had the mission, the three times of the mission trip in order to preach the gospel and also to establish the church. Si Apostle Pablo, nagkaroon siya ng tatlong mission trip at ipinangaral niya yung Ebanghelyo. Why the Apostle Paul, he sacrificed himself a lot? Bakit isinakripisyo ni Apostle Pablo yung kanyang sarili? Yeah, there is the only one reason in order to preach the gospel. Meron lamang isang dahilan upang ipangaral ang Ebanghelyo. Let's open the Bible, Acts chapter 20. Tignan po natin sa Gawa, Kapitulo 20. Acts chapter 20. From verse 22-24, babasahin ko po. At ngayon, bilang bihag sa Espiritu, ay patungo ako sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapighatian ay naghihintay sa akin, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Yeah, this was the last sermon in front of the elders of the Ephesian church. Ito yung pinakahuling sermon sa harap ng mga matatanda sa iglesia ng Efeso. Apostle Paul, he knew, the verse 23, the Holy Spirit testifies in every city saying that chains and tribulations await me. Sabi nga po niya sa verse 23, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin, sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapighatian ay naghihintay sa akin. But this is the testimony of the Apostle Paul. Verse 24, basahin po natin sabay-sabay. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. As our leaders, we also should bear in mind this verse in our hearts. Bilang mga leaders, kailangan na isapuso din natin yung talata na ito. Through this passage, we can understand how much Apostle Paul regarded to preach the gospel is important. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan natin kung paano itinuring na napakahalaga ni Apostle Pablo yung pangangaral ng Ebanghelyo. Yeah, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of grace of God. Yeah, even he did not care his life. Maging ang kanyang buhay ay hindi niya itinuring na mahalaga. Because preaching the gospel is too much important. Dahil yung pangangaral ng Ebanghelyo ay napakahalaga. If you look at Acts chapter 15 also, when Jerusalem church, the dispatch, the Barnabas and then Apostle Paul,
Yeah, they know these two men, the Barnabas and Paul, they risked their lives for the preaching the gospel. Nang isinugo ng iglesia sa Jerusalem sila sina Bernabe at Pablo, alam nila na napakahalaga sa dalawang na lalaki na ito na ipangaral yung ebanghelyo. Let's open the Bible. Acts chapter 15. Tingnan po natin sa Gawa kapitulo 15. Verse 25 and 26. Mula po verse 25 hanggang 26. Babasahin ko po. Ay may pagkakaisa naming ipinasya na humirang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Yeah, here, the verse 26. Barnabas and Paul, the men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Sina Bernabe at Pablo na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Yeah, Barnabas and Paul, yeah, they risked their own lives in order to preach the gospel. Si Bernabe at Pablo, inilagay nila sa panganib yung kanilang buhay para lamang maipangaral ang ebanghelyo. If you read the Romans chapter 16, there are so many fellow workers of the Apostle Paul. Marami ding mga kamanggagawa si Apostle Pablo. Especially the Priscilla and Aquila, the couples who risked their own neck for the Apostle Paul. Lalo na sila Priscilla at Aquila na mag-asawa na inilagay sa panganib yung kanilang mga leeg. It means they didn't care their lives for preaching the gospel. Ibig sabihin, hindi mahalaga sa kanila yung kanilang buhay, maipangaral lamang ang ebanghelyo. So we can understand it was not only the Apostle Paul who preached the gospel. Kaya mauunawaan natin na hindi lamang si Apostle Pablo yung nangaral ng ebanghelyo. There were so many fellow workers while the Apostle Paul was preaching the gospel. Maraming mga kamanggagawa si Apostle Pablo na ipinapangaral ang ebanghelyo. That's why he was able to achieve the will of God through his ministry. Kaya nagawa niya na makamit ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Let's open the Bible, Philippians chapter 2. Tignan po natin sa Filipos, kapitulo 2. Verse 25. From verse 25 to 27, babasahin ko po. Ngunit iniisip kong kailangan pa rin isugo sa inyo, si Epafrodito, na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal, na inyong isugo sa at lingkod para sa aking pangangailangan, yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at siya'y namanglaw, sapagkat inyong nabalitaan na siya'y nagkasakit. Totoo nga nagkasakit siya na malapit ng mamatay, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang, kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. And verse 30, basahin po natin, sabay-sabay. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan na isinusuong sa panganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Here is another man, Epaphroditus. He also was the fellow workers of the Apostle Paul. Meron pa dito ang isang lalaki na kamanggagawa ni Apostle Pablo. But Apostle Paul, though he did not hear the Epaphroditus, also he did not care his life. At narinig niya ni Apostle Pablo na wala siyang pakialam sa kanyang sariling buhay. Verse 30 here, because for the work of Christ, he became close to death, not regarding his life, to supply the what was lacking in your service toward me. Philippians chapter 2 verse 30. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan na isinusuong sa panganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Yes, there were so many sincere and faithful the fellow workers of the Apostle Paul.
Maraming mga sincero at tapat na mga kamanggagawa si Apostol Pablo. That's why he was able to preach the gospel to the so many lost souls. Kaya nagawa niyang ipangaral ng ebanghelyo sa maraming ligaw na kaluluwa. Nowadays, it is also same. It is not only the pastors who can preach the gospel. Ganun din naman sa panahon natin, hindi lamang mga pastor yung kayang ipangaral ang ebanghelyo. Yeah, when we have many sincere and faithful brothers, yeah, we can cooperate one another and we can preach the gospel effectively. Kapag tayo ay merong sincero at tapat na paglilingkod, kung gayon magagawa natin na maipangaral ang ebanghelyo. So, as like the Apostle Paul had a priority to preach the gospel, also we should have a priority to preach the gospel to the lost souls. Kagaya ng pagkakaroon ng prioridad ni Apostle Pablo upang maipangaral ang ebanghelyo, kailangan magkaroon din tayo ng prioridad na magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. And number four, Apostle Paul, he did not fear to receive any hardships or difficulties. At ikaapat, si Apostle Pablo, hindi siya takot na humarap sa mga kahirapan at sa mga pagdurusa. Let's open the Bible, 2 Corinthians chapter 6. Tignan po natin sa ikalawang Korinto, kapitulo 6. From verse 3 to 6. Mula po versikulo 3 hanggang 6. Okay, babasahin ko po. Hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman upang walang kapintasang matagpuan sa aming ministeryo, kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, mga kapigatian at kahirapan, mga paghihinagpis, mga pagkabugbog, mga pagkabilanggo, mga kagaluhan, mga paggawa at mga pagpupuyat, mga pagkagutom sa kilinisan, kaalaman, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabanalan ng Espiritu, tunay na pag-ibig. We know how much Apostle Paul, that he experienced a lot of trials and difficulties while he was preaching the gospel. Alam natin kung paanong nagkaroon si Apostle Pablo ng maraming pagsubok at mga kahirapan habang ipinapangaral ang ebanghelyo. We need to think about why the Apostle Paul, that he received this kind of hardships and trials. Kailangan pag-isipan natin bakit tinanggap ni Apostol Pablo yung mga ganitong kahirapan at pagdurusa. If he would not preach the gospel, there is no reason to receive this kind of trials and difficulties. Kung hindi niya ipinangaral ang ebanghelyo, walang dahilan upang tanggapin niya o harapin niya yung mga ganitong kahirapan at pagdurusa. So it is the same in nowadays. Those who really wanted to live according to the will of God, you will also experience those kind of trials and hardships. Kaya gayon din naman sa panahon natin, kung nagnanais tayo na maglingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos, kung gayon, haharap tayo sa mga kahirapan. 2 Timothy chapter 3 verse 12 says, "Who desire to live godly in Christ, Jesus will suffer persecution." Sabi nga sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Yeah, as a born-again Christian or as a leaders of the church, if you really desire to live godly in Jesus Christ, you will suffer also persecution. Kaya kung bilang born-again Christian at bilang mga leaders, kung tayo ay nagnanais na mapabanal, kung gayon tayo din ay haharap sa mga pag-uusig. What is the qualification to follow to become the disciple of Jesus Christ? Ano yung kinakailangan upang tayo ay maging disipulo ni Jesus Cristo? According to the Matthew chapter 16, verse 24, Jesus said, "If anyone desire come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Sabi ni Jesus sa Mateo chapter 16 verse 24, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Yeah, in order to follow the Jesus Christ, we will experience a lot of the difficulties and hardships. Upang tayo ay maging tagasunod ni Jesus Cristo, tayo ay haharap sa mga pag-uusig, kahirapan at pagdurusa. But our flesh does not want to receive those kind of trials or hardships. Ngunit yung ating laman ayaw makatanggap ng ganitong mga pagsubok at mga kahirapan. But we as a born again Christian, especially the servant of God, we should be ready to accept this kind of trials.
Ngunit bilang isang born-again Christian at bilang lingkod ng Diyos, kailangan maging handa tayo na humarap sa mga ganitong kahirapan. Because we know, without sacrifice of the born-again Christian, gospel cannot be preached. Dahil alam natin, kung wala yung sakripisyo ng mga born-again Christian, yung ebanghelyo ay hindi maipapangaral. Yeah, Apostle Paul, he sacrificed himself a lot. And then he became the servant. Si Apostle Pablo, inialay niya ng husto yung kanyang sarili at siya ay naglingkod. This is also very important. In the church, although you are the leaders, but you should behave like a servant. Napakahalaga po nito, kahit na tayo ay mga leader, ngunit kinakailangan na tayo ay maging lingkod. How much you sacrifice yourself will decide preaching the gospel. Kung gaano ninyo isinasakripisyo yung inyong sarili, ito yung magtatakda kung paano ninyo maipapangaral ang ebanghelyo. What about the Apostle Paul? He was a great apostle, but he sacrificed himself and then he became like a servant. Si Apostle Pablo, siya ay isang dakilang apostol, ngunit siya ay naglingkod ng gusto. 1 Corinthians chapter 9. Tignan po natin sa 1 Corinto, kapitulo 9. First Corinthians chapter 9, verse 19. Unang Korinto, kapitulo 9, versikulo 19. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat, bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat. Yeah, for though I am free from all men, but I have made myself servant to all that I might win the more. Yeah, this is the reason why the Apostle Paul sacrificed himself and become like a servant in order to win the more lost souls. Kaya ito po yung dahilan kaya si Apostle Pablo isinakripisyo niya yung kanyang sarili at siya ay naglingkod upang makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. In the end of the year, in case of our the Manila Central Church, we announce who is the leaders for next year. Sa katapusan ng taon, sa Manila Central Church, in-announce namin kung sino yung mga magiging leader para sa susunod na taon. But we announce not as a leaders, but as a servant. Ngunit in-announce namin ito hindi bilang mga leader, kung hindi bilang mga lingkod. Yeah. Servant for 2021. Mga lingkod para sa taon ng 2021. So, although you become the leaders, you should know you became servant of all the brothers and sisters. Kahit na kayo ay naging mga leader, ngunit kayo ay naging mga lingkod para sa mga brothers at sisters. If you look at Mark chapter 10, verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Sabi nga po sa Marcos chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang maglingkod kundi upang maglingkod. Yes, we know how much Jesus Christ he became the humble in order to serve others. Alam natin kung gaanong naging mapagpakumbaba si Jesus Kristo upang paglingkuran yung iba. Yes, even Jesus he said, man, the Son of Man did not come to be served but to serve. Maging si Jesus, sinabi niya, siya ay hindi naparito upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod. We should remember this. Leader, it is not a high position rather than any other brothers and sisters. Kailangan maunawaan natin, yung leader ay hindi isang mataas na posisyon kaysa sa ibang mga brothers and sisters. As like the Apostle Paul, as time goes on, he became more humble, we also should be humble. Si Apostle Pablo, habang lumilipas yung panahon, siya ay mas nagiging mapagpakumbaba. We should serve brothers and sisters as a servant. Kaya dapat nating paglingkuran ng mga brothers and sisters bilang isang lingkod. And also, yeah, how much we sacrifice, it is very important to preach the gospel. Kung gaano tayo nagsasakripisyo, ito rin yung magtatakda kung para maipangaral natin ang ebanghelyo. Actually, our flesh does not want to receive any difficulties or hardships. Sa katunayan, yung ating laman ayaw nitong tumanggap ng mga pagsubok at mga kahirapan. And then your flesh will desire many kind of things continuously.
At ang inyong laman ay patuloy na magnanasa ng maraming mga bagay. For example, Proverbs chapter 30 verse 15, the rich has two daughters, give and give. Sabi nga sa Kawikaan chapter 30 na ang linta ay mayroong dalawang anak na nagsasabi, bigyan mo ko, bigyan mo ko. You know the rich? Huh? The blood-sucking? Alam niyo po yung linta na sumisipsip ng dugo? Why it has two daughters? Bakit ito mayroong dalawang anak? Head and tail, the sucking part. They are sucking the blood with the both sides. Yung kanyang ulo at ang kanyang buntot, meron itong bibig at sumisipsip ito pareho ng dugo. Yeah, they said, give, give. Continuously, they are asking. At sabi nila, bigyan mo ako, bigyan mo ako. Like this, our flesh also same. Our flesh will desire many kind of things continuously. Kaya ganyan din naman sa ating laman, yung laman natin patuloy itong magnanasa ng maraming mga bagay. That's why, as the Apostle Paul, the discipline his body, bring into subjection in order not to be disqualified. Kaya si Apostle Pablo, dinidisiplina niya yung kanyang sarili upang siya ay hindi itakwil at ginagawa niyang alipin yung kanyang katawan. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Tignan po natin sa 1 Corinto, kapitulo 9, versikulo 27. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. 1 Corinto. 1 Corinto. Kapitulo 9, versikulo 27. Verse 27, basahin po natin, sabay-sabay. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Yeah. Apostle Paul said, I discipline my body and bring it into subjection. Yeah, we also should discipline our body in order to obey to the God's word. Sabi, sinusupil ni Apostle Pablo yung kanyang katawan at ginagawa itong alipin. Kaya gayon din naman sa atin, kailangan ay supilin natin yung ating katawan upang makasunod tayo sa salita ng Diyos. And finally, Apostle Paul, he tried to please the Lord rather than men. At sa uli, si Apostle Pablo, ginawa niya yung kanyang makakaya upang magbigay ng kasiyahan ng Diyos at hindi ang tao. Let's open the Bible, Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, verse 10. Galacia, kapitulo 1, versikulo 10. Okay, verse 10. Basahin po natin, sabay-sabay. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Yeah, for do I now persuade men or God? Yeah? Apostle Paul, he worked only for God's glory, not for the men. Si Apostle Pablo, gumagawa lamang siya para sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi para sa mga tao. That's why sometimes the people, they were not able to understand the Apostle Paul. But he did not care. He only did his best to please God. Kaya si Apostle Pablo, kahit na hindi siya nauunawaan ng ibang tao, ngunit ginawa lamang niya kung ano yung kanyang makakaya para sa kaluwalhatian ng Diyos. As a leaders, we should also remember this. For example, some leaders who are working in front of men, maybe he will be like this. When other people look at him, he looks like working. Kaya para sa mga leaders, kung yung mga leaders ay gumagawa lamang para sa mga tao, marahil ito yung kanilang gagawin na kapag nasa harap ng ibang tao, sila ay gagawa. But if others don't focus on him, he don't work. Ngunit kapag hindi nakatuon yung pansin ng ibang tao sa kanya, siya ay hindi gumagawa. In this case, you are working in front of men, not before God. At kung magkaganito, kayo ay gumagawa para sa tao at hindi para sa Diyos. We should remember, as a leaders, we are working in front of God. That's why we should be always faithful and sincere. Alalahanin natin na gumagawa tayo para sa Diyos at hindi para sa mga tao, kaya dapat tayo ay maging sincero at tapat. 1 Thessalonians chapter 2. Tignan natin sa unang Thessalonica, chapter 2, verse 3 and 4. Unang Thessalonica, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Verse 3 and 4, basahin po natin, sabay-sabay.
Sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilin lang, kundi kung paanong kami nakarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita, hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Yeah, here, even so, we speak not as pleasing men, but God, who tests our heart. Yes. Man only look at outward appearance, but God will look at our heart. Hindi upang bigyan lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri ng aming mga puso, kaya tayo ay gumagawa para sa Diyos at hindi sa tao. That's why we should serve the Lord with our sincere heart. Kaya dapat ay paglingkuran natin ang Diyos na mayroong katapatan ng puso. So, as the Bible says, Ephesians chapter 5, verse 10, finding out what is acceptable to God. Ephesians chapter 5 verse 10, finding out what is acceptable to God. Sabi nga sa Efeso chapter 5 verse 10 na hinahanap kung ano ang kalugod-lugod at kapuri-puri sa harap ng Diyos. So today, through the 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I also imitate Christ. Through this passage, we thought about how the Apostle Paul showed good example. Sa talatang ito, naunawaan natin kung paanong nagpakita ng mabuting halimbawa si Apostle Pablo. If we check the one by one, the life of the Apostle Paul, there are so many things what we need to take after him. Kung titignan natin isa-isa yung buhay ni Apostle Pablo, marami tayong mga bagay na maaaring tularan sa kanya. Yeah, Apostle Paul, he really showed a good example to other brothers and sisters. Si Apostle Pablo talagang nagpakita siya ng mabuting halimbawa sa ibang mga brothers at sisters. That's why he was able to say confidently to others, imitate me just as I also imitate Christ. Kaya may kumpiyansa niyang sinabi sa ibang mga brothers at sisters, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. So, all of our leaders, we also should take after this life. We must show the good example to other brothers and sisters. Yung ating mga leaders dapat tularan yung ganitong buhay na magpakita ng mabuting halimbawa sa ibang mga brothers at sisters. When you show the good example to other brothers and sisters, they will listen to your word. Kapag tayo ay nagpakita ng mabuting halimbawa sa ibang mga brothers at sisters, makikinig sila sa ating salita. For example, if your word and behavior are discrepancy, it is not a code, and then how the other brothers and sisters will follow you. Halimbawa, ang ating salita at yung ating gawa, ito ay hindi magkapareho. Kung gayon, paano maniniwala yung ibang mga brothers at sisters sa atin? So, as the Apostle Paul said, imitate me just as I also imitate Christ. We also should bear in mind, and we should do our best to show good example. Gaya nga ng sinabi ni Apostle Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo, at kailangan na isaisip natin ito at magpakita tayo ng mabuting halimbawa. Today, the leader's retreat, we have a very tight schedule, so I'm going to finish exactly within 1 hour. Kaya sa ating leader's retreat, meron po tayong mahigpit na schedule, kaya sisikapin ko po na matapos tayo ng isang oras. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami po ay makapakinig ng iyong salita. Today, we are having a leader's retreat by the grace of the Lord. Ngayon po kami ay nagkaroon ng leader's retreat sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. In this session, we learned about 1 Corinthians chapter 11, imitate me as I also imitate Christ. Nga sa session na ito, napag-aralan po namin mula sa unang Korinto, Kapitulo 11, Versikulo 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Let us take after Jesus Christ so that we can show the good example to others. Nawa matularan po namin si Jesus Kristo nang sa gayon makapagpakita kami ng mabuting halimbawa sa iba. We pray all of our leaders will become more sincere and faithful to achieve the will of God through their lives. Dalangin po namin na yung mga leader ay maging mas sincero at tapat sa kanilang ministeryo. From the beginning of this leader's retreat to the end, the Holy Spirit is with us and guide us.
Simula po sa umpisa hanggang sa matapos ang leaders retreat na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po.